Ma'am Pamela? Po, Attorney Sam. Magandang hapon. Ma'am, ilang taon na po kayo? 22 po, ma'am. So, itong nalaglag yung bata, ikwento mo nga sa akin kung paano nangyari yun. Ano po yun, ma'am? Noong December 9 ng gabi po, Tumakait po ako noon. Tapos bigla po silang, dumating po sila noon, yung tricycle po nila, doon po nila mismo ipinarada sa mismong bahay po nung isa kong bilas. Tapos po, ang ginawa po nila, bumasok po sila noon, tapos kung ano-ano na pong sinasabi sa akin, upnas sa pinto pa lang po sila, sinabihan na po sila nung ina ng bilas ko na baka pwedeng pag-usapan kasi buntis yan. Kasi alam na po nilang may mangyayari na ganun eh. Ang nangyari po, dumiretso pa rin po sila, tapos akma po sana kung susuntukin nung lalaki. Ang ginawa po nitong babae, siya naman po ang unang humakot sa akin. Tapos po, lumaban na po ako hanggang sa nabagsak po ako, dinaganan niya po ako, sinakyan po ako niyan, tapos habang sinusuntok po ako nung isang sa tagiliran, saka may pasa din po ako sa mukha nun. Tapos kinabukasan po, halos sobrang sakit po talaga ng katawan ko nun. Tapos po nung simula po nun, masakit na po yung puson ko, kapang ko. Tapos mga 25 po, medyo ano-ano na po ako nun, dinudugo-dugo. Pero ako po, ay-tapping lang po yun, ma'am. Tapos 26, 27, 27 po, medyo malakas-lakas mo ng onti lang, Tapos 28, Nagharap po kami sa barangay noon, may napkin na po ako noon. Ano po, halos parang nireregla na. Tapos ang ginawa ko po, nagpatingin po ako noon, ang sabi po may heartbeat pa daw po yung bata. Tapos pagkatapos po noon, nangyayari po, nung gabi po, nakuna na po ako. Pero ma'am, wait lang, paano nauwi siya ganun? Anong away ang ganun? Anong nangyari para mauwi sa bugbugan? Bakit kanila sinaktan? Ma'am, may fake account po na yun po ay matagal nang nagagamit na ang sabi daw po, yun daw po ay akin. Nung nakaraan po, nung mga last September po, alam, umorder po yan eh, yung account na yan ng pagkain, ang ini-address po ay dito po sa ng biyanan ko, yung in-address po nila. Tapos ako po ang pinagbabayad ng pag na yun. Ang sinabi ko po ma'am doon sa nagpapa-order, hindi po ako yan, account na yan. Yan ay poser. Pinost ko na rin po yan September 11 sa social media na ang sabi ko po, huwag maniniwala sa account na yon dahil hindi po ako yon. Sabi ko gano'n, hindi ko po binayaran yung pagkain kasi hindi naman po ako yon. Tapos noong December 9 ng gabi, pumunta po sila sa bahay nila nambiyanan ko po. Sabi po niya, doon daw po, marami daw po akong sinasabi-sabi about daw po sa account na yun nga daw po, sabi ako daw po iyon. Isinend po dyan ma'am yung pinaka-sinabing chat po. Yun po lahat ng sinasabi na ako daw po iyon. Pero bakit naman sila apektado doon sa account na yun? Gusto ko kasing malaman, ang dami kasi ng bugbog sa'yo, tama? Opo, dalawa po sila. Kaano-ano mo ulit itong dalawang to? Yung pong babae, bilas ko po yan. Tapos yung lalaki po, kapatid po yan ng asawa ko. Okay, itong dalawang to, bakit naman sila ang bubugbog sa'yo dahil dun sa fake account na yon? Ano daw ang dahilan? Kasi po ma'am, yung kaya po nila ako ginawa, kasi yung fake account po iyon, yun po yung nag-chat sa kanya, doon po sa asawa niya. Yun po yung ginamit na account na pang-chat sa asawa niya ng kung ano-ano po ng about sa ako daw po ang nagsasabi nun. Na kagaya na? Yung yung sinasabi po na panglalait, na nilalait ko daw na siya, na doon daw siya kumakain sa biyanan ko. Tapos sasabihin niya yung anak, yung konsigurado ba daw siya na yung anak niyang dalawa, anak ni Kuya Bet. Yun po yung sinasabi. Marami po mamang sinabi eh. Okay, sige. Pero before nangyari yan, yung pambubugbog na yan, pinaalam mo na, alam na nila na sa'yo yung account. Ano po, yung sinabi po yun sa akin ng mga bilas ko na galing nga daw po doon, na ang sabi po eh, nagalit nga daw po yan, na ang sabi po, may account nga daw po na ako daw po yun. Pero hindi po ma'am ako yun. Kasi kung ako yun, okay, ma'am, ako ma'am, buntis ako, babae ako, hindi ko inalagay ang sarili ko sa alam kong masasaktan ako. Ms. Jennifer. Yes, hello po. Good afternoon po, attorney. Ma'am, bakit naman po nauwi sa pambubugbog ng buntis? Bali po, ma'am, hindi naman po namin gaganon talaga na sinaktan namin siya. Kasi po, ma'am, muna nga po sa lahat, sinabi naman po na buntis daw po siya. Bali po kasi noon, ma'am, dumating po kasi kami doon, sila po ang nag-aaway ng biyenan ko. Ngayon po, ma'am, galit po, halos mahimatay nga po yung biyenan ko noon. Ngayon po, nung
pinalayas po siya doon sa mismong tinutuloyan niya, which is yung bahay nga po ng biyena namin. Nung dumating po kami nung gabi na yon. Ang purpose po kasi namin, ma'am, kaya kami pumunta ron, is para lang po siya ay kausapin kung bakit naman po siya nagchat-chat ng ganun sa amin. Eh, gusto ko lang po kasi, okay lang naman po sa akin, attorney, na ako ang dustahin nila. Sabihan nila ako ng kung ano-ano, anong klase panlalait po ang ano na sa'yo. Huwag lang po idadamay yung anak ko. Kasi below the belt na po yun eh. Kaya lang, ma'am, diba, sinabi naman sa inyo ng ating complainant na hindi sa kanya yung account. Bakit po sinaktan nyo pa rin? Bali po, attorney, hindi naman po siya namin nakita nung... Hindi po namin siya naabutan doon sa bahay nung biyenan ko po nung gabing yun. At saka bago po kasi, may incident din po kasi yan, bago po mangyari yan, attorney. Meron na po kasi naganap, kaya po nauwi diyan sa ganyan. O sige, bago niyo po ikwento. Sinaktan niyo po ba siya nung December 9? Ano po, ma'am? Bali, nung hinablot niya po ako, siyempre po, nung ginrab niya po, ano ko, andyan po, may makikita naman po pati yung gas-gas ko rin eh, nung paghahablot niya po nung koko. Siyempre po, ma'am, iaano ko yung sarili ko. Kasi nagasgasan na po, mahaba po kuko niya. Ngayon po, dahil alam ko nga pong ano siya, hindi ko po siya patatamaan. At saka hindi naman po, attorney, mangyayari na mas marami kong sugat kaysa sa kanya kung dalawa po kami ng asawa ko. At saka kahit po sa natin daanin, attorney, lalaki po yung asawa ko. Mas malakas po sa amin yun. Hindi po nun umabot na masira po yung mukha ko. Na andyan din po, ipinasa ko po dyan yung picture at saka yung medical legal ko po. Na nagpapatunay po na syempre didepensa po ako pero hindi ko po siya patatamaan sa parte ng katawan dahil alam ko nga po na sinasabi po nila na buntis siya. At saka po, attorney, nung matapos po iyon, na pinagpiti ko po yan dalawang ulit. Negative naman po, ang sabi po niya, fake daw po yung nabili namin. Kinuha niya po yung isa, nabawi ko po yung isa, nandito po sa akin. Saka po, beforehand po niya, attorney, may pangyayari po siyang ginawa, kaya po nauwi sa ganyan. Dahil sa kanya po talaga nag-umpisa lahat yan. Nung November 27 po kasi, attorney, sinundo namin yung biyenan po babae dahil nga po birthday ng asawa ko po noon. Saka kagustuhan ko pong samahan niya yung anak niya dahil noon lang po yung first time na nagdaos po ng birthday yung asawa ko na nandun siya. Kasi gusto ko nga po mapasaya yung asawa ko kaya po by grab po, inuha ko po yung namin yung biyenan ko. Ngayon po, nung habang pong nagkakasayahan nga po dito, nagtanong po yung biyenan kong babae kung yun daw po bang pinapasukan ko at pinapasukan ni Pamela ay isa. Sinabi ko naman po yung naopo, isa lang po yung aming pinapasukan at saka po ang pagkakaiba lang po namin ng, ay schedule. Dahil po ako noon ay isa pang umaga at siya po ay panggabi. Ano po ba ang schedule ng panggabi? Tinanong niya po ako. Sumagot po ako, sabi ko, 9:30 p.m. po hanggang po 6 or 6:30 po. Depende po sa ano po yun ang produkto, kung meron pa or matapos po agad nila. Ngayon po nung ano, sabi niya po sa akin, bakit daw po si Pamela umaalis daw po doon ng 7 p.m. Tapos po, umuwi daw po ng 11 ng umaga. Hanggang minsan po, umuwi, minsan na po, alas 10, gano'n. Eh, para mabigyan tayo, ma'am, anong nangyari? Ano yun? Ere po. Ano pa siya ginawa ni Pamela? Opo, nung pong time na yun, sinabi po sa amin ng biyanan ko na nahuli po yan si Pamela nung mismo niya kinakasama, which is po si Rosalito, na may ka-chat. Andyan din po, pinasa ko po yung mismong pinaus ni Rosalito rin sa GC ng panggabi. Pero ma'am, sandali lang ma'am. Opo. Kahit na anong kung kachat man niya yan, karelasyon niya man yan, hindi naman kayo ang kinakasama ni Pamela, no? Bakit kayo ang magre-react para dito? Hindi naman po kami nagre-react. Mag-focus tayo ma'am dun sa nangyari nung December 9, okay? Opo, opo. Kasi po. Nalaglagan si Pamela eh, so... Matindi-tinding akusasyon pag nagkataon, matinding kaso yun. May matagal nakakulong yun dahil merong batang namatay o fetus na nalaglag. Depende, ilang months si, kung ano, ilang months pa lang naman, pero intentional abortion pag nagkataon. Dahil alam nyo buntis siya at binugbog nyo pa rin siya, posibleng alam nyo na yun ang magiging resulta, no? Posibleng malaglagan siya. Kasi hindi naman yun dahilan, ma'am, eh, na... Hindi mo papatamaan yung chan, inamin mo pa rin na sinaktan mo siya. Hindi ko po siya sinaktan ng ano, kasi alam ko nga po. Kaya po, dumipensa lang po ako, sinasalag ko lang po yung ano niya, pero yung mukha ko po ang naaturuhan po niya. At saka po yung uniform ko.
Nakapilipit po kasi yung kamay niya sa akin. Kaya ang hawak ko po yung kamay niya. Pero ano ba talaga yung pinag-awayan niyo para masaktan mo siya? Ano yung pinag-awayan niyo? Ano po, yun po ma'am, yung tungkol nga po sa mga chinat niya sa amin. Dahil po nga po dun sa punto na yun na sabi po namin yung sinabi totoo. Sinabi na nga sa'yo na fake account. Sinabi na sa'yo na fake account yun. Nung gabi po kasi na yun, attorney, wala naman po nagsabi na fake account po yun. Ngayon po, pinakita ko po sa kanila, pinasa ko pa nga po sa kanila, at sila, yung din pong mga bilas ko, ang nagsabi na screenshot ko raw po yung mga pinag-chat sa amin. Dahil hindi ko pa nga po na-chat nun. Sige, sandali ha. Pamela? Po, ma'am? Sinabi mo ba, nung kinumpronta ka nitong yung bilas, sinabi mo na fake account yun, hindi sa'yo yun? Alam po namin lahat na ano po yun, fake account po yun, ma'am. Alam po namin lahat yun. Kasi matagal na po yan, ma'am. Ano lang po yan, simula po nung lockdown, about po nung lockdown, wala po ako, ma'am, dito nung lockdown. Nasa Batangas ako. Lahat, pati South, pati na ano, napopost doon sa ano na yun, wala naman ako dito noon. Kausapin mo ngayon itong si Jennifer kasi dinideny niya eh. Sabi ko na yan sa'yo sa barangay na hindi ako yan. Ang sabi ko sa'yo yung sinaktan niyo ako, anong sabi ko sa'yo? Dapat tina-trace mo bago ako sinaktan. Kung may plano kang patayin ako, ang sabi ko sa'yo, dapat tina-trace mo. Anong sagot mo sa'kin? Kayang-kaya ko pang ipahak yan eh. Diba yan ang sinabi mo sa'kin? Kung kayang-kaya mong ipahak ang isang account, ibig sabihin may posibilidad din na kaya mong gumawa ng account na hindi naman ikaw at identity ng iba ang ginagamit mo. Diba? Itinayin ako namin ang tipo ang lumabas. Ayan din ang ipinigay na number ko dyan, no? Sa Rafi Tulpo, sa tanggapan ni Sir Rafi. Dalawang number ang ipinigay ko dyan. Ayan ang ibinigay ko, yung isa. Kasi okay. sa isang Facebook account, once ikaw ay gumawa ng account, kailangan dyan number. Kasi magte-text na ang code dyan para mabuksan mo at para ano mo yung Facebook account mo. Hindi mo pwedeng gagawa ako ng Facebook account sa ibang number yung gagamitin ko. Paano ko matanggap yung SMS ng code para mabuksan ko yung isang Facebook account number na number mo ang lumabas? Sige, ganito na lang, no, Pamela. May nakakita naman ng pangyayari, tama? May nakakita naman ng pangyayari. May mga testigo ka? Opo. O ganito na lang. Kasi matindi-tindi yung pananakit sa buntis eh. 20 to 40 years na pagkakakulong yun, Ma'am Jennifer. Intentional abortion under revised penal code. Alam mo, ma'am, hindi, pinapakinggan kita kanina eh. Kahit na ano pa yung makita mo sa chat, no? Totoo man yun na account niya o hindi. Lalo na to, hindi mo nga mapatunayan kung totoong account niya. Wala kang karapatan manakit ng kahit sino, lalo na buntis. Hindi po dahilan yung, ay hindi ko po papatamaan sa chat. Walang ganun. The truth remains na nanakit ka. Ang malala pa, nauwi sa pag-abort, nalaglag yung bato. Ngayon, 20 to 40 years na pagkakakulong yun, ma'am, Jennifer. Anong gagawin natin? Ma'am, alam ko po sarili ko, ma'am, ko siya sinaktan ng ganun. Alam ko po yun. Kasi po, babae rin po ako, attorney. Hindi ko po gagawin na saktan siya ng ganun. Tatanungin kita ngayon. Yung init ng ulo dahil lang sa mga chat-chat na yan, no? Chat lang yan eh. Alam mo yung mga ganyan, wala namang, may tamang proseso para i-handle o ayusin yung mga ganyang bagay. Sana nagpabarangay ka na lang. Sana siya ang kinasuhan. Hindi yung manunugod ka o mananakit ka. Tama ba yun na ganun paraan yung ginawa mo? Kausapin ko si Pamela ngayon kasi kahit ako hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung ginawa mo. Dahil saan? Dahil sa chat. Alam mo naman, Pamela, hindi kita inanuhan. Tinanggap ko lahat ng kalmot, alam mo, pati pag-grab mo sa uniform ko. Nung sinabi mo pa nga nung last na ano, good luck na lang sa uniform ko dahil nasira mo. Alam mo yan, lahat ng kalmot mo, lahat ng mga ano mo, sinabi mo yun, tinanggap ko. At habang sinisigaw mo, nagalit ka sa akin. Alam mo, sarili mo yan. Sandali mo lang, yan. Ma'am. Jennifer, so kinakausap mo si Pamela para pagalitan? Hindi po. Sinasabi ko lang po, attorney, na hindi ko naman po talaga siya sinaktan na kagaya po nung inaakusan niya sa amin. Kasi po, kung
po, sinaktan po siya ng ganun. Nung oras din po na yung attorney, magbibleed na po siya. Malalaglag na po. Hindi na po abot ng 28 pa po. At saka, bago, nung ano rin po attorney, nakagala pa nga po siya, nakapunta pa po siya sa trabaho ko para amangan kami. Ma'am, kahit po ako, hindi ko papangunahan ang doktor, no? Hindi ko para sabihin na, uy, binugbog kita ngayon, dapat ngayon ka duguin. Pwede namang mangyari yun later on, di ba? Proximate cause ang tawag namin nun sa law, ma'am. Kung ano yung pangyayari bago yun, posible nating makonnect doon yun, ma'am. Binigyan kita ng pagkakataong kausapin si Pamela para sana ayusin. Pero may namatay dito na buhay, Pamela? Ma'am? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko kong bigyan ng Justisya po yung pagkawala ng anak ko kasi anak ko po yun eh. Hindi po ako papayag na ganun. Nanay ka rin. Ikakayat sa'yo na masaktan ka rin. Ito na sa'yo na mawala na. Yung dahil sa ginawa niyo sa kapit. Ito alam mo, ako na justisya po. Ano ko? Ito pa para sa para sa'yo sa anak ko. Anak ko yun eh. Hindi yung nawawala. Hindi niya ako pinanya. Sila na yun na kayo. Ito pala kayo. Anong sabi sa inyo? Ang sabi sa inyo, huwag niyo usapan, baka idaan niyo sa mabuting usapan kasi buntisan. Hindi kayo nakinig. Pagkatapos niyo akong bibugin anong ginawa ninyo, bumili kayo ng piti, kayo mismo. Ang nagpursigi sa akin na mag-piti ako, di ba? Kayo, tapos sasabihin mo, ang kinuha mo pang piti, yung ano, yung fake na piti, para yung nangian mo sa barangay, di ba? Yung ang kinuha mo. Kasi sabihin mo sa akin, anong sa sinasabi mo na hindi mo ako ginanyan? Hindi ako magkakaganon kung hindi niyo ako sinaktan ng gusto. Okay. Ma'am Jennifer, kompleto kami ng ebidensya, no? Kahit yung larawan ng nalaglag na fetus at yung mga findings ng doktor, nasa amin din lahat. Yung dahilan kung bakit nahulog yung bata, yung mga injury na natamo ni Pamela, nasa amin lahat. So ganito na lang. Tutulungan na lang namin si Pamela dito. Pati po man sa barangay, gusto po ma'am nila. Ako pa ang hihingi ng tawad. Kung ako yan, kung may kasalanan ako, hindi ko ilalantad ang sarili ko sa harap ng maraming tao. Okay. Ma'am Jennifer, may masasabi ka pa ba? Kasi tutuloy namin yung kaso laban sa'yo. Kanina nakikinig ako eh. Ino-observe kita. Pero hindi ko gusto yung logic na yun, yung parang matapang ka pa, sabi mo, chat ang dahilan, kaya ka nambubog ng buntis. Ma'am Maricel, nakita niyo ba na binugbog siya ni Jennifer? Apo ma'am, nandun po ako mismo sa pinangyarihan. Ano yung mga ginawa sa kanya ni Jennifer? Ang mga po dapat yung lalaki po, na pumalam na bagat nga po. May isyo yung babae po, tapos yung hinablot, hanggang sa nakasakita po sila. Kasi ma'am, ikaw hindi po ako pwede tumulong ma'am, kasi kaka-opera ko lang po ma'am, tsaka buntis po ako ma'am. Ikaw po umawat ma'am. Si Jennifer. Opo, sa kanilang dalawa po. Silang dalawa. Opo, pero yung silang po, napigilan po yung lalaki, yung babae po, tapos nabagsak po si Pamela, tapos hinablot, kinakyan, nadaganan po, mga ganyan po. Okay, sige. So, meron naman na tayong matindi-tinding mga ebidensya, no? At may testigo naman pala. So, ganito na lang. Magpapile na lang talaga ng kaso for intentional abortion si Pamela laban kay Jennifer. Huwag ka magkalala, no? Tulungan ka namin makapag-file dito sa laban dito kay Jennifer at sa asawa. Sige po. Okay? Pamela po, may sabihin po ako sa kanya. O, sige. Oo, magpagmensahe ka ngayon kay Jennifer. Jennifer, hindi ka lang nakawa kay ko. Hindi mo alam, mabunod ko yan. Pati siya nadadamay sa ginagawa mo. Ay, tinanalaki siguro, oo, magagalit dahil ito. Pero sana, na siyang idamay. May kapatid niya pa yan eh. May mga magulang yan eh. Inilalayo mo yung kalapatan ng mga magulang niyan sa ano. Katulad ngayon, yung kamundag ni Kuya Beth, na dapat nakaka-communicate nila, lalo na Pasko pagkataon. Nang dahil dyan sa ginawa mo, hindi siya nakapunta dito, hindi siya makita ng pamilya niya, at nasaktan niya ako dahil sa'yo, dahil sa sulsul mo. Sana naman maging aral na sa'yo yan. Okay. Alright. So, sige. Off-air po. Huwag niyo po muna nga ibababa yung mga telepono niyo at kakausapin po kayo ng mga staff. Okay po, mga ma'am. Opo. Sige.